the move by Brooks. It was deflected. It's loose. Hold on! Hold on! Hold on! Some choice words for Dylan Brooks at the moment. Well, before that play even developed, and sometimes when you do that, like the guy. What's up and welcome back sa akin channel, mga ka-teammate. Paano kung nagka-Dylan Brooks ang San Antonio Spurs? Ano ang mangyayari? Bago natin pagsalu-saluhan ang content ng video ito, ay nais kitang kanyayahan na mag-subscribe ka muna sa akin channel kasabay na pag-hit ng notification bell para on rhythm ka sa mga bagong videos natin. Here we go! Dylan Brooks, ang isa sa pinaka-nakakaasar at nakakabanas naman na laro sa NBA. Hindi na din nakakagulat na pati ang Memphis Grizzlies ay isuka na si DB24 at hindi na muling papirmahin pa para sa next season. Naging pabigat na din si Brooks sa koponan nito dahil sa pang-aasar na lang ang inatupag nito at hindi na nagpo-focus sa game. Matatanda ang dinisrespect nito si LeBron James sa playoffs at tinawag itong old and tired at samot-saring pang-aalaska ang ibinato nito kay LeBron. LeBron. Hindi na tayo magtataka na sipain palabas ng kagubatan ng mayabang na oso at pabayaang gumalagala at maghanap ng bagong masusulingan. Okay, pwede kayong kunin ng Spurs si Dylan Brooks? Actually, pwede naman, mga ka-teammate. Kung magpo-focus talaga si Dylan Brooks sa game at sa team, ay mapapakinabangan talaga ng husto si Dylan Brooks ng San Antonio Spurs. Aggressive, shooter, at defender na tingin ko liligha ng malaking impact sa San Antonio Spurs. Isa pa, ang gusto ko naman dito kay Dylan Brooks, kahit nga na ito, ay ang kanyang competitiveness. Na kung madadala niya sa Spurs ay maraming pahihirapan ito na ibang team. Kaso ang bad attitude ni Brooks ang hihila sa kanya pababa at numero unong dahilan para hindi ito ma-qualify sa San Antonio. Yan kasi ang unang-unang tinitingnan ng Spurs, mga ka-teammate, ang magandang pag-uugali ng isang player. Therefore, gusto ng Spurs ng humble, low-key at hindi pasikat na manlalaro. Siguro, way na din ni Brooks ang ganyang estilo sa game, ang mangasar, manglibak at sumira ng laro ng kalaban para makilala ito sa market. Hanggat na pag-uusapan kasi, mga ka-teammate, ay lalong sumisikat ang isang manlalaro. Gustuhin ka man nila o kamuhian ka man nila, lalo na sa social media. Pero hindi maganda ang pagsikat ni Brooks sa NBA. Napakarami nitong binangga sa liga. Nitong huli lang ay nagkamali siya ng pinunterya, mga ka-teammate. Alam naman nating si LeBron, malapit sa kusina yan. Anyway, tingin ko hindi naman ganoon mahihirapan si Dylan Brooks na makahanap ng lilipatang koponan. Siyempre, babait yan this offseason at manliligaw sa iba't ibang team sa NBA. Pero sa Spurs, malaking X ito. Kahit hindi na sa bad attitude, kahit sa position na lang, negative din ito. Dahil wala na itong pwesto sa San Antonio Spurs at makikipag-agawan lang sa guard at forward position. Ako mismo hindi din ako boto na magkaroon ng isang Dylan Brooks sa Spurs na parang triple ni Calvin Abueva ng PBA. Samantala, Coach Greg Popovich nagdagdag ng bago shooting coach sa Spurs. Sino siya? Siya si Jimmy Barron, 36 years old, na naglaro sa college basketball at Rhode Island at may matagumpay na karera sa ibayong dagat sa loob ng 11 taon. Naglaro ito sa France, Lithuania, Italia at iba pa. Bali si Jimmy Barron ang pumalit sa pwesto ni Coach Chip Engelan bilang shooting coach at kailangan nila talaga yan, mga ka-teammate. Isa sa mga ka-benefit kay Coach Jimmy ay itong si Trey Jones. Ganon din ng iba pa. Medyo napaisip lang ako dito, mga ka-teammate. Saktong naglagay ng bagong shooting coach ang Spurs. Well, sa mga nakaraan nating video, sina Amin Thompson at Cam Whitmore ay kailangan mag-improve ang kanilang mga shooting. Posible kayang isa sa kanila ang makukuha ng Spurs, kaya inagapan ng Spurs na mag-hire ng bago shooting doctor? Kayo na ang humusga, mga ka-teammate. Pero kung si Wembanyama or si Scoot Henderson ang makukuha ng Spurs, ay dadaan naman sila panigurado sa shooting coach. So ito na nga, mula sa coaching staff hanggang sa mga player ng Spurs ay unti-unting magbabago yan, lalo na kung tumama sa Spurs ang ending sa draft lottery. Shoutout sa iyo, ka-teammate James Daniel Dorado, kay ka-teammate Robbie Bolok Alperez. Shoutout sa iyo, ka-teammate Gary Radio Vlog, at kay ka-teammate Raji Had Hamed. Maraming salamat sa pagsuporta sa akin channel. That's all for today, and see you sa next video.